Hello mga ka-foodie! Kumusta naman kayo dyan? Dahil nga day off natin ngayon, marami tayong oras, kaya makapagluto tayo ng isang espesyal na ulam. Napakasarap itong bulalo na ito. Simple and simple lang siya. Kung gusto mong kumain ng masarap, suggestion ko sa iyo, magluto ka na lang. Ma-enjoy mo pa yung lasa at makakatipid ka pa. Tingnan mo itong bone marrow na ito, di ba ang lambot? Ngayon, isaw-saw natin sa patis na may sili para mas masarap siya. O, ganyan lang siya. Tikman natin. Naghiwa lang ako ng mais. Hinati ko sa tatlo yung 3 piraso. Puting sibuyas, green peas, or green beans, pechay bagyo, at saka yung tinatawag natin pechay native. Tapos ito ngayon yung ating baka. Tignan mo naman, di ba? Napaka-fresh ito. Isang linggo na ito sa freezer ko pero tignan mo pa rin hanggang ngayon. Sariwang-sariwa. So dapat ganito ang bibili mong beef shank para mas masarap yung ating gulalo. Ngayon, papakulo na tayo ng tubig. Pagkakulo ng tubig, ilalagay na natin yung ating baka. Pagkatapos, tatakpan natin siya ng 3 minuto kasi tatanggalin natin kung meron siyang dumidumi sa ibabaw. Yung iba naman hindi nila tinatanggal pero yung sa akin kasi mas gusto ko yung malinis siya at saka babawasan natin ng konting mantika. Ngayon tignan mo yung aking baka, wala na siyang itim-itim dahil malinis siya. Ilalagay na lang natin yung ating sibuyas, lagyan natin ng black pepper, asin, saka natin tatakpan. Ngayon sa puntong ito, kakukulan natin siya ng 3 oras. So ito yung ating karne, malambot na siya, halos malapit na siyang mahiwalay sa kanyang buto-buto. Ito naman yung ating isang laman. Okay, tingnan nyo naman, no? Napakasarap niya. Ngayon, ilalagay na natin yung ating mais para mas lalong sasarap siya. Ay, sorry naman. So, ilalagay na natin yung ating mais. Ayan, ilubog na natin siya. And then, ilalagay na natin yung ating patis. Ayan, diba? Napakasarap. Pagkatapos niyan, tatakpan na natin at pakukulan natin ulit siya para maluto yung ating mais. Ngayon, after 9 minutes, titignan natin yung ating karne. Wow! Tignan mo yung litid, nakakahiwalay na sa laman. Ganyan dapat yung ating baka. Achieve na achieve. Maubos ito ang kanin. Ngayon, kung bago ko pa lang sa aking channel, mga ka-foodie, please don't forget to subscribe naman, like and share. At syempre, i-share mo na din sa iyong family. Ulit-ulit naman ako, di ba? Ngayon, takpan natin uli pagkatapos natin nilagay yung bagyo beans. Sa pagtanggal ng takip, dapat dahan-dahan lang para hindi tumulo yung sabaw sa sahig or sa lapag. Ngayon, ilalagay na natin yung ating pechay. Pero huwag mo overcook ha, dapat mga 1 minuto lang siya pakuluan. Yung aking pechay bagyo nga pala, hindi ko na siya sinama dahil ilalagay ko na lang sa ating bowl. Pagkalagay natin ng sabaw, maluluto naman yan at saka medyo crispy. So pag ganito na siya, pwede nyo nang tikman yung ating sabaw kung tama na. Pag kulang pa, dagdagan lang ninyo ng asin. Ngayon, ito yung ating pechay bagyo. Magpo-plating na tayo. Una yung mais, yung gulay, at syempre yung bulalo. O, tignan mo naman, di ba? Ang sarap. Ayan, naglagay ako ng sabaw, nilagyan natin ng green peas. Ngayon, thank you for watching. God bless.